Hindi po, pinasok ko ng tubig nanay ay. Talaga po masisira ito, kakalawangin. Lamang ang may alam. Kailangan ipultang ang aming service dahil malayo ang aming pupuntahan. Ako ay naglalakbay sa mundo. Sa gasoline girl po ay shout out sa inyo. Kaligayahan ko ay nag-uumapaw sa ganda ng paligid na aking nakikita. Malinaw na nagsasabi, may Diyos na lumikha. Ako ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Kaligayahan ko ay nag-uumapaw sa ganda ng paligid. Tapos mapuntang ang ating motor na aking nakikita. Boss Jojo. Malinaw na nagsasabi, may Diyos na lumikha. Magawa ng ilaw, nagdala ng battery present. At sa akin, nakakabiyak ng higaw, patulakoy dati. Ay, mayroon. Hindi po, pinasok ko lang tubig nanay ay. Talaga po masisira ito, kakalawangin. Ang tubig niya, gawa na sinuot ko yan eh. At ang sira ng relo ni tatay ay pinasok ng tubig. Kaya't ito ay nagkatubig sa loob at namatay ang kanyang relo. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko ito, pinunasan ng salamin. Hinahanap ko kung saan dumadaan ang tubig. Chinik ko ang kanyang susian. At ang problema, doon po dumadaan sa susian. Pati ang kanyang gasket ay matigas na. Ibig sabihin, pag ang gasket ng relo matigas na, papasukin na po yan ng tubig dahil hindi na po na niya kayang labanan ang pagpasok ng tubig. Ito po ay hindi na waterproof kapag ang iyong relo ay matigas na ang gasket. Kaya kailangan palitan ng gasket na malambot o bago. At ngayon ay gagawin ko ng paraan kung paano ko iwa-waterproof ang relo ni tatay. Buti na lamang may available akong relo na katulad ng model ng kanyang relo at magkatulad ang susian. Kaya kinuha ko ang susian nito at ililipat ko sa kanyang relo upang sa gayon ay bumalik po ang pagka-waterproof at pinalitan ko din ng gasket sa takip. Yan po ang proseso kung paano i-waterproof ang isang Seiko 5 7S na original para po siya ay hindi napasukin ng tubig o bumalik sa pagka-waterproof. Tinakpan ko muna, nilagay ang susian, inalisan ng makina bago ibabad sa tubig. Ibababad po natin yan ng kahit po mga 5 minutes or 10 minutes. At kapag yan po ay hindi pinasukan ng tubig, sa tagal ng 5 minutes hanggang 10 minuto, ibig sabihin, waterproof na po ang iyong relo. Ito pong relong ito, sabi ng may-ari, ay kagagaling lamang po ng Laguna, Binyan Laguna, at pinagawa niya po doon. Ngunit pag-uwi, matapos po niyang basain, siguro naligo siya ng suot-suot ang kanyang relo. Hindi naman niya sinabi kung paano nabasa. Basta sabi niya, pinawisan na lamang daw at nagkatubig ang loob. Pero lagi po nating tatandaan, kapag ang relo po ay nagkakatubig o nagkakapawis ang loob, lagi po yung may dahilan. Maari pong nasuot sa paliligo, naulanan, or naglangoy, nasuot-suot ang relo. Pero kapag ang relo ay pinawisan at nagkatubig, ibig sabihin, sira na po ang mga gasket niyan. Tatlo po ang sanhi ng pagpasok ng tubig diyan. Maari pong sira na ang gasket sa kanyang susian or crown, sira na po ang gasket sa takip,
at meron din po yung washer na nagsisilbing gasket sa salamin. Kung ito po ay napaltanan ng salamin, dyan po sa tatlong yan dumadaan ang tubig. Kailangan alam po yan ng mga technician para kung sakaling ang relo na dinala sa kanila ay pinapasok ng tubig, alam po agad nila ang paraan at ang dahilan kung saan dumadaan ito. Yan, binababad po natin ng ilang minuto. Wala po tayong napapansin na bumubula. Wala po tayong napapansin na pumapasok na tubig. Sinadya ko pong hindi kinat ang pagbababad ng tubig para makita po ng mga manonood na talaga pong kailangan ay ibabad ng medyo matagal upang sa gayon matesting kung pinapasok ba ng tubig o hindi ang isang relo bago po isalpak ang makina upang sa gayon pagbabad niya sa tubig uli o pag sinuot niya paliligo, sumisid man siya o lumangoy, ay hindi na po mapapasok ang kanyang relo. Dahil kung agad nating lalagay ang makina, kung pala ay hindi waterproof, masisira po ang makina. Matapos ibabad, inahon ko ang relo, tinignan, chinek kung may pumapasok na tubig, pinunasan ko para mas malinaw kung may tubig na nakapasok. Ngunit wala po tayo nakikitang tubig na pumasok sa kanya. Ibig sabihin, waterproof na po ang relong yan. Okay? Matapos kong masigurado na hindi napapasokin ang tubig, binuo ko na ulit ang kanyang makina para ibalik sa dati niyang housing. At ang pagtanggal po ng crown, meron kang sinusundot dyan. May point dyan. Yun ay yung tutuunan ng tweezer bago mo hilahin ang iyong crown ng relo para mabunot. So binubuksan ko ng takip para muling ibalik ang kanyang makina. At yan na po, ibinabalik ko na ang makina ng relo ni tatay. Kailangan pit na pit at ang gasket po sa takip ay ating papalitan dahil yan nga po ay matigas na. Ibinalik ko na ang crown. Nilagyan ng langis ang gasket na pinampalit natin. Dahil pag walang langis ang gasket, natutuyo po ang goma na gasket at tumitigas, kaya pinapasok ng tubig. So sinisigo po natin ang pagkakalagay ng makina. Dahil pag hindi po yan naka salpak na maayos, pwede pong maging sanhi ng paghinto ng isang relong automatic. Kailangan nakakalaro ang kanyang rotor. At yan, binabalik na po natin ang takip. Kailangan mahigpit po ang pagkakatakip upang sa gayon ay muli siyang maging waterproof. Paalala lang po, sa pagsasara ko ng relo, wala pong sa pinakaking kamay sapagkat ako po ay sanay na sa pagsasara. Sa mga baguhan, maglagay po kayo ng tela sa kamay upang dumaplis man ang long nose ay hindi kayo masugatan. Ang pagbukas at pagsara po ng isang relo ay hindi lamang po basta-basta bubuksan o isasarado. May mga teknik po yan para hindi po dumaplis ang plies. Dahil pag dumaplis ang plies, magkakaroon ng gasgas ang takip ng relo.
Okay, matapos kong ibalik po yung makina, muli kong ibinabad sa tubig. Upang sa gayon, makasiguro tayo na hindi na po pinapasok ng tubig ang relo ng ating customer. Ibababad ulit natin ng 5 to 10 minutes upang sa gayon ay makasiguro tayo na talagang waterproof na ang relo ng ating customer, sapagkat isa yan sa pinakamahalaga na binabayaran ng ating mga customer. Kahit gaano kagandang relo, pag pinapasok po ng tubig, wala itong saysay. Ang tibay ng relo ay nasa pagka-waterproof. At iyan, kinuha ko na at inabot sa may-ari. Para po sa ating mga idol na manonood, pakisubscribe po, pakihit ang notification bell, lagay niyo po all, pakilike and share ang ating video, comment po kayo kung kayo ay may katanungan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood. See you on my next video po. God bless. Lamang ang may alam.